Ayos ni Pangulong Bongbong Marcos na wag ng pagbayarin ng utang ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB upang makapag-focus sila sa kanilang pagsaka at nandumami ang kanilang mga ani. Ito ay kanyang inihayag sa kanyang unang SONA kahapon. Sabi ni Marcos na ang condonation ay aabot sa 58.125 bilyong piso at pakikinabangan ng 654,000 na ARB o katumbas ng 1.18 million hectares na lupain. Dagdag pa ni Marcos, kailangan ding amyendahan ang Section 26 ng Republic Act 6657 o mas kilalang Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988. Matatandaan na sa Section 26 ng nasabing batas, ang mga ARB ay magbabayad sa Land Bank of the Philippines sa loob ng 30 taon na may 6% interest per annum. Ayon kay PBBM, layunin ng pag-amyenda sa RA 6657 ang pagbura sa mga hindi mabayarang utang ng mga magsasaka. Habang ang mga nakatakdang tumanggap ng lupa mula sa DAR ay hindi na rin pagbabayarin ng amortisasyon. Sa ulat ng DAR na isinumite sa Pangulo, nakasaad na sa Section 40 o Special Areas of Concern ng RA 6657, mayroong 52,000 hektaryang lupain na unused government agricultural land na dapat ipamahagi sa mga war veterans na walang sariling lupa, kasama ang kanilang mga pamilya, pati na rin ang mga retirees ng AFP at PNP. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Wow. Layunin ng batas nito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Thank you, Chris. Report na yan. Actually, tama na tinutukan ng Pangulong BBM ang sektor ng agrikultura at ang pagbangon ng ekonomiya. Ayan, sige, puntahan natin yung...